Ano bang matutunan mo sa video to? So kung beginner ka at nag-i-start pa lang sa Canva, malalaman mo dito kung paano mag-create ng Canva account. Ibang methods para makagawa or makalogin sa Canva at pag-setup na din sa iyong account. Dahil umabot ka sa part na to, let's start na. So una mong gagawin is buksan ng iyong browser. I-type ang Canva or www.canva.com. Hit enter. Yan, ito na yung website ng Canva. So, after nan, i-select mo yung sign up na button or click mo yan, sign up. Meron mga options dito si Canva na pwede mo magamit para makalogin. Meron silang Google, Facebook, tingnan natin sa yung iba. Continue other way. So, meron silang Apple, Microsoft, Clever. Pwede din silang login with mobile or yung phone number mo. Yan, so itatype mo lang yung phone number mo dyan, tas magsisend na yun ng code. For this video, pipiliin natin tong continue with email. So itatype ko lang yung email ko, then click continue. Then, type mo yung name mo, then create account. So yan, magsisend ng code si Canva sa email mo. So check mo yung email mo para sa code. So once na na-receive mo na yung code ni na galing kay Canva, i-copy-paste mo lang or i-type mo yung code dito. Yan. Pagkatapos nyan, magpa-prompt to. What will you be using Canva for? So, para saan ba? Or ano bang reason mo bakit ka gumawa ng Canva? So, yan. Sa akin, personal. Sa ikaw, kung student ka, pwede mong i-click tong student. Or teacher, kung teacher ka, large companies, small business, nasa sayo yan. So, sa akin, personal na lang. Yan. So, ito is, ano mo na lang to, skip mo na lang to. So, maybe later, check mo, click mo yan. And then, this one, so, nag-a-ask si Canva kung pwede ba silang mag-send sa'yo ng email about sa mga recommendations, design tools, what's new, achievements and milestones, design challenges. So, depende rin sa'yo kung gusto mong makareceive ng mga ganitong email notifications. Pero sa akin, i-click ko lang itong not now. Boom, napakang-copy na si Canva. So, ganun lang kadali. Create ng Canva account. So, ito na yung interface ni Canva. Yan. So, andito yung for you na sa tingin ni Canva is magugustuhan mong i-try. Yan. Docs, whiteboard, presentation. So, napakadami. So, ikaw nang bahala mag-play around sa Canva. Dito naman, sa sidebar na to, makikita mo dito yung home, templates, projects, brand, content planner, discover apps, smart mockups. So, pwede ka rin makakreate ng team. So, i-click mo lang to. And then, yung trash, saan makikita mo yung mga dinilit mo na designs or accident mong na-delete na designs. So, dito mo siya makakita. So, next naman is, paano natin i-set up yung password, di ba? Kanina, code lang yung hiningi ni Canva, tapos nakalogin na tayo agad. Meron na tayo agad account. Paano naman kung gusto kong i-set ng password yung Canva account ko? So, punta lang kayo dito. And anyways, pwede mo ring ma-install ang software nila, application. So, click mo lang to. Download the app. So, ito naman. Ito yung account settings. Dito ka makakreate ng designs. And then, pwede rin dito, ma-access mo din dito yung account settings mo. Yan, pwede kang makapag-refer ng friends. Yan, get Canva apps. So, pwede rin dito. So, punta tayo sa account settings. So, pwede tayo makapag-upload ng picture sa Canva natin. Then, pwede rin natin i-edit yung name. Click po lang itong yung edit. Then, pwede rin natin ma-edit yung email. So, click mo lang itong edit. Yan. So, kung prefer mo yung dark na Canva, pwede mo i-click tong dark. Yan. Dark theme na. Light, sync with system. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. So, dito rin, depende sa'yo kung anong preference mo.
Ayan. So, ikaw nang bahala kung sa mga settings dito, kung ano yung mas prefer mo. So, dito tayo sa login and security. Under sa login, andito yung password. So, dito tayo makakapag to add the password to your account for the first time, you will need to use the password reset page so we can verify your identity. Okay, so mag-a-add tayo ng password. So, click mo lang tong password reset page. Yan. So, i-enter mo yung email address kanina. I-enter mo yung email address na ginamit mo kanina pang sign up sa Canva. So, magsisend ulit ng code si Canva. Check mo ulit yung email mo para sa code. Then, once na-receive mo na, i-copy-paste mo or i-type mo ulit. Yan. So, magpa-prompt na siya to reset your password. So, ikaw na bahala din kung anong password ang isiset mo. Pag once na-set na yung password na gusto mo, click mo lang tong set password. Yan. Password successfully. Ganun. So, yun. I-click mo itong login. And then, continue with email. Lalagay mo yung email na ginamit mo kanina. Click continue. Then, ayan. Nanghingi na siya ng password. So, pwede ka makalagin gamit yung password na sinet mo kanina. And then, pwede rin log in with code instead. So, same nung pinakaunang ginawa natin. Nag-send ng code si Canva para maka-create tayo ng account. So, yun, may dalawa din siyang way para maka-login sa account. Okay, so, dahil nakaset na tayo ng password kanina, yung password na sinet natin, yung gagamitin natin. Oops. Yan. All set na. So, ito mag-prompt ulit siya ng ganito, work together with Canva for teams. So, click mo lang yung close, itong X. Congratulations, may Canva account ka na. So, kung nagustuhan mo yung video to, please like, comment, kung meron kang tanong, o share na din para sa mga beginners na tulad mo, para matuto rin sila kung paano gumawa ng Canva account. So, kung gusto mo pang matuto ng about sa Canva, mga beginner videos about sa Canva, subscribe ka lang sa channel ko. So, ayun, congrats and see you!